Last Thursday, ang ating mababang kapulungan ay nagpasa ng isang resolution at ito ay nagtatawag ng Constitutional Convention to introduce changes to the 1987 Constitution. Out of the members of the Congress, I think mga 300 plus voted in favor. So that means it has complied with the two-thirds vote na kailangan para makatawag ng Constitutional Convention. At ang proposal nila ay the election of the delegates to the CONCON will be simultaneous with the forthcoming barangay elections this October. How many ways or methods meron ang Pilipinas para ma-amend ang ating Constitution? We have three methods at ito yung first method, yung tinatawag nating Constitutional Convention, and that allows the districts all over the country to elect at least one delegate per district. They are not incumbent members of the House of Representatives or the Senate. Ang pangalawa ay ang tinatawag natin Constituent Assembly, yung CONAS na tinatawag natin. At ang introduction ng amendments ay by a vote of 3/4 of all its members. Nagkakaproblema dito kasi yung interpretation, 3/4 of the members of Congress. Ang Congress po ay House of Representatives and the Senate. So, ang interpretation ng iba, voting as one. So, definitely, kung ganyan, voting as one, ma-outvote yung 24 senators. Kaya ayaw nila ng CONAS. No? So, yung third way is people's initiative. Ito yung napakahirap dahil you need at least 12% of the population of the district to introduce amendments. And this is all over the country. So, parang suntok sa buwan. And ito na ngayon, ang CONCON, supposedly to introduce economic amendments. But the moment you call a CONCON, wala nang limitasyon yan. No? At kahit ano pang discussion o in the amendments or revisions ay pwede nang ma-introduce ng delegates. Marami pang dapat ma-amend sa 1987 Constitution. No? Dito sa atin, ang autonomous law ay pwedeng i-incorporate dyan. Yung ancestral land claims ay pwedeng i-incorporate nationwide. May mga issues on anti-dynasty na pwedeng i-incorporate. Doon sa economic benefits, yung pag-liberalize ng investments dito sa industries sa Pilipinas, including yung mass media. So, maraming innovations na kailangan. The convention being called for should exist only for 7 months. And ang magandang provision nito sa naipasa ng mababang kapulungan ay whoever are the delegates to the CONCON cannot run for public office immediately after the Constitutional Convention is ratified by the people. So pag ikaw ay tumakbo bilang CONCON delegate, may ban ka for one term at hindi ka pwedeng tumakbo for any local position. And ang hinihintay lang ngayon is for the Senate to concur in the resolution of the House of Representatives, and they will come up with a joint concurring resolution calling for a constitutional convention. Although the cost is 2 billion for the 7-month period na nagtawag ng CONCON, sabi naman ng principal author nito na si Dean Rufus Rodriguez, ito ay cost ng democracy.
Kasi yung Constitutional Convention ng 1987 was composed of appointed commissioners, and this time it will be composed of elected delegates to the Constitutional Convention.